Welcome back mga katuka dito sa J&J Avery TV. For today mga katuka, magpapa-DNA tayo ng mga ibon natin. Yan. So para masagot na nga natin yung mga tanong natin sa mga unsure natin na mga gender ng mga ibon natin. Lalo na yung mga pares natin dito na medyo may katagalan na pero wala pa rin nangyayaring kababalagan. Ipapa-DNA natin. Roughly meron tayong mga siguro mga less than 10 but more than 5 na mga ibon na ipapa-DNA natin mamaya. So pupunta nga dito yung mag-DNA, hihintayin lang natin siya mamayang hapon ng usapan namin. Malalaman na natin yung mga talagang gender para masigurado na natin yung gender na itong mga ibon natin sa mga breeders natin. So meron tayong ipapa-DNA na isang kakatil na suspecha ko talaga kak, pero sabi ng pinagbilan ko eh hen daw kasi pares yan yung binili ko. Tapos at meron tayong mga alps na ipapa DNA natin. And then sasabay na rin natin mga katuka yung mga alaga nating matagal na, yung simula pagka-baby pa hinan feed na natin. Sasabay na rin natin para alam natin kapag kasinalang natin sila. So tara, hintayin lang natin yung mga DNA na makarating dito sa bahay. Tapos, samahan nyo ako, panoorin natin. At sama-sama natin tingnan yung pag-DNA sa mga ibo natin. Let's go! A few moments later. So ito na nga mga katuka, parating na daw yung mag-DNA sa mga ibo natin. Nag-message na siya na malapit na siya, nandiyan siya sa kanto. So samahan nyo ako, abangan na natin siya dun sa labas, sa may gate. Para mas mabilis siyang makita yung bahay natin. Tara, let's go! So, nandito na si Bossing. Ayan. So, nakita ko. Ayan, siguro siya yung sakyan na yan. So, parating na si Bossing. Ang itim na pickup. So, nandito na si Bossing. Tara, simulan natin DNA. Pasok tayo sa loob para huwag na tayo masyadong gabihin. Let's go! So, nandito na kami sa loob ni Boss Oliver. So, yung Facebook page na or yung Facebook account niya is Opaline Arabian. Lagay natin dito yung Facebook ni Boss Oliver para mga gusto magpa-DNA, kontakin nyo lang siya. Yan, mabilis ka usap. Kahapon ko lang siya kinontak, nandito na siya agad ngayon. Tapos home service pa. So sisimulan na natin mag-DNA dun sa mga ibon natin na hindi tayo sigurado sa mga gender. Yung mga medyo diskumpiyado tayo. Kaya yung mga nagbenta sa akin dyan ng mali, manda na kayo. So simulan na natin to. Let's go! Tapos na kami mag-DNA. Kuha na ni Boss ng DNA samples ng mga alaga natin. So meron tayong total of 8 birds na pinag-DNA natin kay Bossing. So ito na yung mga, ito na yung mga record nila. Ayan, ito na yung mga samples. So sabi ni Bossing, mga ilang araw lang, siguro less than a week, makukuha na natin yung resulta nito. So ito yung mga ibon na diskumpiyado tayo sa mga gender. Parang kakaiba kasi yung mga pinapakita nilang behavior sa breeding cage natin. Kaya nag-decide tayo na pina-DNA na. Kaya kayong mga nagbenta sa akin ito, naloloko-loko nyo ako ha. Alalaman natin ngayon kung niloko nyo ako. Hindi. Manda na kayo. So,
Yan, paglalagay natin yung Facebook page dito ni Boss Opaline Arabian. Opaline Arabian sa Facebook para mas mabilis siyang makontakt pag gusto magpa-DNA. So, sige. I guess, yun lang muna. Maraming salamat, bossing. Thank you. Ano ulit tayo sa susunod pagka meron tayong mga panibago yung mapa-DNA. Tara, atin natin si bossing sa labas para makauwi na siya. Let's go! So eto na nga mga katuka, tapos na at palis na si Bossing. Boss, maraming salamat ha. Thank you, ingat ka. So tara, pasok na tayo sa loob. Let's go! So yun na nga mga katuka, natapos na natin ipa-DNA yung mga alaga nating ibon. So sana itong mga pina-DNA natin na binili natin, huwag naman sana tayong magkaroon ng problema sa mga declared na genders nila. Kasi yung nagkataon, medyo malaking problema sa atin to mga katuka. Kung sa ito, pag nagkamali ng gender itong kakatil na to sa pag-declare sa atin ng pinagbilan natin, pag si same gender yan, so magkakaroon tayo ng problema. Magkakaroon problema din tayo sa mga cages, mga toka, sa space. Wala na tayo masyado space dito. At ito naman, yung mga opaline natin, tsaka yung project natin na Lutino Opaline, huwag naman sana kasi dyan nga tayo nahirapan nung nakaraan. So kung sasablay yan, malaking problema din sa atin yan. So umaasa naman ako na yung mga declare sa atin ng mga kaibigan natin na pinagbilan natin yan, tama. Hindi totoo yan. So again, sana wag lang tayo magkaroon ng problema. Yun nga ang mga young birds natin na inilagaan natin simula pagkaka-handfeed sila Ocean, si Blue, yun, yung bago, yung anak nitong, yung nag-iisang inakay nitong Green Opa, yung wing split parblue natin na cap, tsaka yung Mog Parblue Opa Hen. Pina-DNA na rin natin yung anak nila na nag-iisa, tsaka yung hinanfeed natin na anak nitong Mauve Opaline natin na hen. Yung anak ng Mauve Opaline hen natin, pag nag-cock yun, sure split opaline yun. Kasi, yan, opaline yung nanay niya. Tapos si, ano naman, si Blue, pina-DNA na rin natin kasi nung binili natin yun, nung bago pa lang tayong mag-iibon, wala pa tayong alam. Ang declare sa atin nung pinagbilan natin doon is opaline. Kasi mayroon daw kapatid na mga visual na opaline. So sabi, sure na opaline daw yun. Kaya lang paglaki, yun, it turns out na parang cobalt blue fisher lang siya. So possible split opa, possible lang na kapag nag-cock siya. So abangan natin yung magiging resulta niyang mga young birds natin. Kasi bata pa lang, alaga na natin, mga hand feeds natin yan eh. Tapos yun nga, itong green ewing natin, nabangan natin yung gender na sana maging opposite gender silang dalawa nung ano natin, nung blue opaline natin ni Ocean. Pag nag-opposite gender sila nitong green ewing natin, itong anak nitong back-to-back opa natin, silang dalawa yung pagpapalisin natin. So hintayin na lang natin yung magiging resulta mga katuka. Then we'll take it from there. Hanggang dito lang muna tong video to. Kita-kita ulit tayo at i-update ko kayo kapag nakuha na natin yung result ng mga DNA natin. Maraming salamat mga katuka sa patuloy na pagsuporta, sa patuloy na panonood ng video vlogs namin. Again, ingat kayo palagi. Please always stay safe. You stay away from COVID. Maraming salamat mga katuka. And please always make sure to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi niyo updated sa mga videos namin. Maraming salamat mga katuka. Ingat!